second generation PBA players. Yan ang tawag sa mga players na ang kanilang tatay ay dati ring nakapaglaro sa PBA. Gaya na lang ng mag-amang Bong at Kiefer Ravenna. Si Bong Ravenna ay nakakilala ng gusto sa Pure Foods franchise at ang kanyang anak na si Kiefer ay kasalukuyang naglalaro para sa NLEX Road Warriors. Mag-amang Romulo at Billy Mamaril na parehong nakapaglaro sa Barangay Ginebra. Mag-amang Alvin at Jeron Teng. Sino ba naman ang makakalimot kay Alvin Teng na tinaguri ang The Robo Cup ng PBA at si Jeron Teng na ngayon ay mahalagang player ng Alaska. At syempre, ang player na pag-uusapan natin ngayon sa ating video, ito ay walang iba kung hindi si Japet Aguilar na anak ng former Añejo player na si Peter Aguilar. Eto nga pala si Nash Basketball TV. Huwag na natin patagalin to. Tara, pag-usapan na natin. Ang tubong sa Smuan, Pampanga na si Japet Paul Cabrera Aguilar ay ipinanganak noong January 25, 1987 na may height na 6'9" ay kasalukuyang naglalaro sa Barangay Ginebra. Noong bata pa si Japet ay naging masagana ang kanilang pamumuhay dahil maganda ang kita ng kanyang tatay noong player pa ng PBA. Nakapag-aral siya at ang kanyang kapatid na babae sa international school mula nursery, kinder at hanggang prep. Pero after mawala na kontrata ni Peter Aguilar sa PBA, dito na unti-unting nagbago ang buhay ng mga Aguilar. Dahil sa kahirapan at nawala ang main source of income, umuwi si Japet at ang kanyang pamilya ng Pampanga at doon na siya nakapag-aral mula grade 1 hanggang high school. Madalas din na dilata ang kanilang naging ulam gaya ng corned beef, makarel, tuna at sardinas. Pero gayunpaman, hindi naging hadlang ang kahirapan at patuloy na naging masayang magkakasama ang pamilya Aguilar. Pero dahil sa tagal ng panahon na walang trabaho ang kanilang mga magulang, kinailangan ng pamilya Aguilar na magkahiwalay-hiwalay at nakapagdesisyon ang kanilang mga magulang na tumungo sa abroad para maghanap buhay. Naunang nagpunta sa Dubai ang kanyang tatay at sumunod ang kanyang nanay matapos ang isang taon. Isang mahirap na desisyon ngunit kinailangan para magkaroon ng magandang kinabukasan sila Japet. Unti-unting lumabas ang interes ni Japet sa basketball at una itong nag-try out sa GNC o Guagua National Colleges. Pero hindi nakuha si Japet kahit pamatangkad ito dahil ayon sa coach, nalampas si Japet noon. Hindi nagpatalo sa kabiguan si Japet at tumungo sa Maynila para sumubok uli mag-try out sa mas malalaking schools. Dahil sa pagtsatsaga, nakuhang player si Japet sa Mapua at dito na siya napansin ng mga scouts dahil sa mga shot blocks at slam dunks. Pagkatapos ng high school, na-recruit si Japet sa Ateneo de Manila University Blue Eagles sa kanyang unang season taong 2004. 10 games lang nakalaro si Japet dahil sa appendicitis at nag-produce ito ng total of 13 points, 11 rebounds and 10 block shots sa loob ng 55 minutes. Pagdating ng sophomore year, taong 2005, bumawi at nag-improve ang laro ni Japet at nag-average ng 5.7 points, 9.3 rebounds and 3.2 block shots per contest. Sa loob ng 16 games na paglalaro, kumolekta ng total of 48 blocks si Japet. Matapos ang dalawang taon na paglalaro sa Ateneo, tumungo ito sa US para sumubok makapaglaro sa NCAA. Mas lalong nakapag-focus si Japet dahil kasama niya ng muli ang kanyang pamilya at nakapasok siya bilang player ng Western Kentucky University. Taong 2007, sa kanyang unang taon bilang junior, maganda ang pinakita ni Japet bilang reserve player ng Western Kentucky University. Pero sa kasamaang palad, tinamaan siya ng injury. Sa sumunod na taon, 2008, naglaro ng total of 14 games si Japet sa Western Kentucky University at nag-average lang na mababang 1.5 points and 0.9 rebound in 5 minutes action per ball game. Matapos ang pakikipagsapalaran sa USNCAA, bumalik ng Pilipinas si Japet upang maglaro sa national team na Powerade Team Pilipinas under coach Yeng Giao. Ayon kay coach Yeng, malaking bagay ang experience si Japet na nakapaglaro sa USNCAA dahil nasanay siyang makipaglaro sa mga malalakas at malalaking players. Humanga din si coach Yeng sa athleticism at quickness ni Japet dahil very rare daw ito sa mga pure Filipino big man.
ang paglalaro sa national team ay pangarap talaga ni Japet ayon sa kanya. Bukod sa paglalaro sa national team, pagbalik ng Pilipinas, naging matunog ang pangalan ni Japet na magiging first overall pick dahil na rin siguro sa mga achievements nito at maging isang US NCAA basketball player. At pagdating nga ng PBA draft, kinuha ng Burger King si Japet bilang first overall pick taong 2009. Nagkaroon ng problema si Japet dahil matapos ang ilang araw ng madraft, nag-declare si Japet Aguilar na gusto nito muling maglingkod sa bayan at piniling maglaro sa Smart Gilas Pilipinas Developmental Basketball Program under Coach Raiko Toroman. Isa itong desisyon ni Japet na nagbigay sa kanya ng malaking kontrobersya. Sobrang naapektuhan ng Burger King ang team na nag-draft sa kanya dahil hindi pumirma si Japet sa kanila ng kontrata. Dahil dyan, ang Burger King governor and team manager na si Lito Alvarez ay nagsulong ng lifetime ban kay Japet Aguilar. Laking pasalamat ni Japet nang masettle ang PBA lifetime ban issue 2 days bago magsimula ang 35th PBA season sa pangunguna ni SBP President Manny Pangilinan at Executive Director Noli Yala na ayos ang problema at pumirma si Japet ng 1-year contract sa Burger King. Ang deal sa kontrata ay kailangan ni Japet maglaro para sa Burger King kahit ilang laro lang bago ito matrade sa Talk and Text. At ganun na nga nangyari, naglaro ng isang game nga lang si Japet sa Burger King kalaban ang Pure Foods Tender Juicy Giants. Nag-produce ito ng 10 points, 9 rebounds, 2 assists, and 1 block in a losing effort. Sa mga unang laro ni Japet sa Talk and Text, maganda ang pinakita ni Japet pero katagalan ay unti-unting bumagsak ang laro nito. Ayon kay Japet, magulo ang isip niya at ang pakiramdam niya ay parang naiwan niya ang kanyang pangarap sa Amerika, ang isang NBA dream. During PBA break, pumunta muli ng Amerika si Japet upang mag-training at muling sumubok sa NBA D-League. Dahil sa kasipagan at determinasyon, napahanga niya ang Santa Cruz Warriors during workout. Gumawa ng record si Japet Aguilar bilang first player born and raised in the Philippines na na-draft sa NBA D-League. Siya ang ika-109th overall draft pick sa 2012 NBA D-League draft, drafted 13th in the 7th round. Dito lalong nagkaroon ng linaw ang kanyang NBA dream dahil nag-workout siya sa iba't ibang NBA teams. At ayon pa nga sa New Orleans Hornets scout na si Don Seller, ay work in progress itong si Japet. Matapos makasurvive sa 2 cuts na wave ng Santa Cruz Warriors si Japet, lumipas ang higit 1 linggo, pumirma si Japet bilang practice player ng Santa Cruz Warriors. Matapos naman ang hindi matagumpay na NBA dream, muling bumalik ng Pilipinas at PBA si Japet Aguilar. Humingi ito ng trade sa Talk and Text at napunta sa Global Port Batang Pierre kapalit si Rabah Al-Husseini. Matapos naman ang 18 games sa Global Port, na-trade si Japet sa Barangay Ginebra at dito na tuluyang gumawa ng pangalan si Japet sa PBA. Ganadong ganado si Japet nang ma-trade sa Ginebra at sa unang taon nito, 2013, nag-average si Japet ng 13.7 points, 7.6 rebounds at 2.1 blocks per ball game. Sa kanyang unang game against Sanmig Super Coffee Mixers, gumawa si Japet ng 18 points, 8 rebounds and 5 blocks. Sa sumunod na laro against Rain or Shine Elasto Painters, nag-register ito ng double-double, 19 points and 10 rebounds. Marami ang nakapansin na malaki talaga ang iniangat ng laro ni Japet buhat ng maglaro ito sa Barangay Ginebra. Siguro dahil na rin dito nakilala ang kanyang tatay noong naglalaro pa sa PBA at syempre, sino ba naman ang ayaw maglaro sa crowd favorite na Barangay Ginebra. Reunited din siya kay L.A. Tenorio na teammate niya noon sa Ateneo. Maganda rin ang ipinakita ni Japet sa 2013 FIBA Asia Championship at sa 2014 FIBA Basketball World Cup. Kahanga-hanga talaga ang kanyang mga monster blocks at electrifying dunks. Narito ang mga career highlights and awards ni Japet. 4-time PBA champion, 2012 Philippine Cup, 2016 Governor's Cup, 2017 Governor's Cup, at 2018 Commissioner's Cup. 7-time PBA All-Star, 2013 to 2019.
PBA All-Star Game Co-MVP 2019, two-time PBA Mythical First Team 2007 and 2018, PBA Mythical Second Team 2016, two-time PBA All-Defensive Team 2016 at 2017. Sa kasalukuyan ay patuloy na naglalaro si Japet para sa koponan ng Barangay Ginebra under coach Tim Kuhn. Hanggang dito na lang muna mga kabasketball. Kung meron kayong PBA player na gustong ma-feature sa ating mga susunod na videos, mag-comment lang sa ibaba at pipilitin nating mapagbigyan isa-isa ang inyong mga request. Thank you and God bless and see you on my next video.